Grabe nga itong sinabi ni Scottie Pippen sa kanyang former teammate na si Michael Jordan. Pero bago yan mga idol ay ito muna ang suggestion ni Gilbert Arenas sa team ng Golden State Warriors. Well, sa mahabang ang pahayag niyang ito mga idol ay ang summary lang nito na gusto nga ni Gilbert Arenas na i-trade ng Golden State Warriors itong si Jordan Poole para nga sa isang stable player daw na maaasahan nila in times na talagang kailangan ng opensa ng tulong ng kanilang big three. At well mga idol, si Jaylen Brown nga ang kanyang napupusuan, napipili. Sinabi niya dito, if I'm going to try to move Jordan Poole, kung siya nga daw ay Warriors, I'm going to try to move him and maybe if I can move him, I can get Jaylen Brown. Dahil nga daw mga idol, ang laruan daw ni Jordan Poole ay erratic. Mala AAU pangaraw ito mga idol, Herc and Jerk style, highlight reel type of game. Kailangan nga daw na every possession ay may dribbling skills, kailangan i-breakdown muna ang depensa, i-shake ang depensa bago umiscore. Kumbaga ang daming dribble, ang daming ang crossover na ginagawa ni Jordan Poole sa isang play. At sabi nga neto ni Pen na kailangan mo nga daw maintindihan to be great and to be consistent ay kailangan mong malaman kung paano kumuha ng easy baskets. At kay Jordan daw mga idol, 90% of his game ay panay dribbling skills. Kaya naman mga idol, hanggit maaga pa nga daw ay i-trade na netong Golden State Warriors ng kanilang young player na si JP. Yan ang payo neto nga ni Gilbert Arenas sa Warriors na mga idol, ano sa tingin nyo? Maganda ba itong payo o hindi? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. And eto na nga mga idol ang naging payag ni Scottie Pippen kay LeBron pati na nga rin kay Michael Jordan. Sabi neto ni Scottie na si LeBron daw ang magiging greatest statistical player ever sa NBA history. At wala nga daw siyang kakumpetensya dito. There is no comparison nga daw kay LeBron James pagdating sa kanyang mga statistical achievements. Yet ang tanong niya, ayon ba daw ay maglalagay kay LeBron bilang the greatest player to ever play the game of basketball? Ahayaan niya na nga lang daw na pagdebatihan yan. Dahil para nga daw kay Pippen ay wala daw the greatest player. Dahil ito daw ang larong basketball ay team game at kailangan ng ibang mga teammates, kailangan ng ibang mga player. Pero dagdag pa nga neto ni Scottie Pippen ang kanyang grabing sinabi kay Michael Jordan. Sabi niya na napanood niya nga daw itong si MJ bago pa siya sumali sa team ng Chicago Bulls. At tinawag nga neto ni Pippen itong si Jordan bilang isang horrible player at horrible to play with. Hindi nga daw na magandang teammate itong si Jordan. At ang rason nga ni Scottie Pippen dyan mga idol lang dahil daw panay one-on-one ang ginagawa niya tapos tira daw ng tira ng bad shots. Pero matapos nga daw na sumali na itong si Pippen sa Bulls at mabuo na ang Bulls team na eventually manalo ng championship, ay nakalimutan na nga daw ng buong NBA kung gaano ka horrible itong si Michael Jordan as a player before. Yan nga mga idol ang napakatinding claim neto ni Scottie Pippen sa isang podcast na nag-cause nga mga idol ng uproar sa mga NBA fans, sa MJ fans, lalo na sa LeBron fans. Well, of course, ang mga LeBron fans ay kakampit-kakampi dito sa mga sinasabi ni Scottie Pippen samantalang ang mga Jordan fans ay pinagtatanggol nga itong si Michael Jordan. Pero mga idol kayo, sa sarili nyong opinion, sa inyong sariling komento, ano ba ang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang mga idol sa ating comment section.